Okay, good morning mga ka-Unified. So, for today's video, ituturo ko sa inyo paano mag-register ng Load Retailer. Okay, so, una lang pong gawin is to download our mobile application, Unified Products and Services mobile application sa Play Store. Okay, so once na-download nyo na po, ito na po yung ating mobile app. And, konting reminder lang, yung retailer account natin is connected to our Facebook. So, kailangan lang na nakalagin yung Facebook account natin. Okay? So, ayan po. Ang kailangan lang po natin gawin is click nyo po itong sign in using Facebook. Ayan. Okay? And then, piliin nyo lang po yung country. Tapos, enter nyo po kung yung contact number na i-connect natin sa ating retailer account. Okay? Enter lang po natin yung number. And then, click validate. So, hintayin nyo po na mag-send ng verification code sa mobile number natin. Okay? Or while waiting, kaya na. So, click na lang natin. So, ito siya. Your registration process, ayan. Ito yung binigay niya na verification code, 3941. So, balik tayo sa ating mobile app. Enter natin yung verification code, 3941, and then click submit. Okay, so verified na yung mobile number natin. So, next natin na i-enter is yung email address na i-connect naman natin sa ating retailer account. So, enter natin yung email address. Ayan po. And then, pagkatapos, click natin yung validate para ma-validate natin yung email address na nilagay natin. So, magsasend ulit ng verification code sa ating email address. So, punta tayo sa ating... Okay. So, hanapin lang po natin sa ibang folder, no? Try natin check sa ibang folder para malaman natin baka andun yung verification. Kasi minsan napupunta siya sa ibang folder. So, usually, sa promotion ko siya chine-check or sa update. So, tulad dito, andito siya sa promotion. Ayan. So, Unified Email Address Validity Verification. So, click lang natin and then, kunin natin yung 4-digit na verification code. Ito, 3477. So, balik tayo sa ating mobile app. So, enter natin yung... Ayan. Verification code, then click submit. Alright, so ayan na, verified na yung mobile address, mobile number and email address natin. So ngayon naman, magkikreate tayo ng transaction password, okay? So, meaning po, yung transaction password, every time na maglo-load ka using your mobile retailer account, kailangan i-enter mo yung transaction password for security purposes. Okay? So, let's say, try natin, ganito na lang. Password. 1, 2, 3. Okay? So, anytime naman, pwede mong palitan yung password natin. Password. 1, 2, 3. Okay? So, ayan na. Tapos, pag okay ka na, no? Verify na yung mobile number, email address, nakapag-set ka na ng transaction password, click nyo lang po yung confirm. Alright, so ayan na. Pagka-click na ng confirm, eto na, sasabihin niya na hindi pa activated yung account na ito. So, kailangan lang i-activate niya, i-activate natin kasi nag-send sila ng activation URL dun sa email address. So, balik tayo sa ating email. So, punta tayo sa primary folder naman. Okay, so eto na. So, device login activation. So, click nyo lang yan. And then, click nyo po itong click to activate. Activation successful. So, balik tayo dun sa ating mobile application.
Ayan. And then, click lang natin itong dismiss. Ayan. And then, click natin yung sign in using Facebook ulit. So, eto na yung retailer account natin. Okay? So, ayan, zero pa yung load. Kapag mag-ano tayo, mag-load tayo or mag-fund tayo ng ating retailer account, punta lang tayo dito, no? Kunin mo tong reg code or registration code niyo po. UF406238. Okay? So, copyhin niyo po 'yan. So, 'yan yung ibibigay mo doon sa dealer ng Unified para mapondohan yung retailer account niyo po. So, yes, eto na, pag maglo-load ka at niyan, click-click ka lang diyan, okay? So, ayan po mga ka-Unified, ganun lang kadali mag-register ng retailer account. Okay, so thank you for watching. Good morning po sa lahat.